Hallo Leute, welcome to my new X7. Kalimutan ko. Hallo Leute, welcome to my tumatawag. May tumatawag, Jesus ima. Take 8. Hallo Leute, welcome to Take 9. May na ba? Hello Leute! Welcome to Topi Vlogs! Ako po si Toto Parkery at ito ang aking YouTube channel. Please click the subscribe button and hit the notification bell para alam nyo na! Saksala na muna. Vlog pa mo! Hello Leute! Welcome back! So for today's video, gagawa ako ng sabaw moments ko ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan ko, ng mga Filipino RNs na nandito na sa Deutschland or Germany. So pag sinabing Deutschland, Germany siya. Kaniwang nangyari sa atin sa first day or first weeks natin na nagtatrabaho, palaging may sabaw moments. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Number one, yung ang hirap bumuo ng sentence in German kasi nahihiya kang magsalita. So, hindi ka makabuo ng isang sentence, kaya ang isang sagot mo lang, ja or nein. Diba? Panoorin mo. Entschuldigung, Sie müssen den Arbeitsvertrag unterschreiben. Sie müssen die Versicherung noch ausfüllen. Aha. Und das müssen Sie bis 2:15 auch noch ausgefüllt und durchgelesen haben. Ang dami nito. Meron ka pang kontrata, tapos mag-insurance ka pa, tapos babasahin mo pala, sabihin mo muna, nein. Ang dami mo pang trabaho, unahin mo muna yung trabaho mo. Bago mo gawin, ang dami niyan. Ang dami nito. Mag-nine ka muna. Nine! 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 Yeah. Jesus! Alam mo yung hindi mo siya naintindihan kasi iba yung pagkakaintindi mo dun sa salita na yun. Katulad nung mapapanood ninyo ngayon. Nakakalito, di ba? Magkatunog kasi siya. Magkatunog. Tapos, hindi mo alam kung tama ba yung pagkakaintindi ko o hindi. Kasi katunog eh. Katunog na katunog eh. Tingnan nyo. Guten Tag. Das ist der erste Tag heute. Aha. Das da vorne ist das Labor. Das ist das Dienstzimmer. Die Küche. Das okay. Arztzimmer. Aha. Und das Röntgenzimmer. Aha, okay. Folgen Sie mir einfach nur zu gucken. Katorpehan, hindi pwede yan. Magsusumbong ako. Magsusumbong ako. Nurse! Nurse, dapat ang trabaho ko. Hindi dapat tagal ito. Magsusumbong talaga ako. Pupunta ako doon. Pumunta ako doon para magsumbong. Hindi po pwede. Hindi po pwede. No, no, no. Hindi, hindi, hindi. Hindi pwede. Dapat nurse ang trabaho. Hindi tagaluto. Dapat nurse. Bakit ako magluluto dito? Eh, nurse ako. Nurse, nurse, nurse! Was muss ich kochen? Wie bitte? Sabi sa'yo, maling pagkakaintindi mo eh. Guken daw. Guken. Sayin. Ang pakinig mo, kuken. Bahala ka lang. Ang tagal natin nag-aral ng language sa Pilipinas, di ba? Almost 6 months, tapos bago tayo makalipad ng Germany, tapos dito makapagtrabaho. So feeling mo, dun sa spanong time na yun, ang galing mo ng magsalita. Kasi nandito ko na sa Alemanya, di ba? So ang galing mo ng feeling mo, lahat ng sinasabi mong salita at lumalabas sa bibig mo, naiintindihan nila. Pero, hindi ka sure, alam mo yan kung naiintindihan ng kausap mo kapag nagsasalita ka. Tingnan mo to. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte helfen? Es weiß es nicht, wo die Labor ist. Wie bitte? Wie bitte? Oh, diba? Ako talaga, ako yan.
bulol talaga ako. Every time na ganyan, ako yan talaga. Ako, aminado ako. Ako talaga yan. Super bulol. Tapos ito pang masiste. Nakapagtapos na tayo ng A1, A2, B1, B2 levels. So feeling natin, alam na natin kahit mga articles, diba? Ang simple nun, kahit mga articles. Kasi dito sa Germany or sa Deutschland, merong der, die, das na articles. Pero sa English, ito lang siya. The. Diba? Yan lang yan of English. Pero pag nakikipag-usap ka at hindi mo matuko yung articles, palaging nagkakataon na, diba, anong gagawin natin? So, gamitin mo lahat. Ako, ganyan ang ginagawa ko. Kapag hindi ako sigurado, ito ang ginagawa ko. Du! Kanish! Di! Bleistift? Lion? Der Stift. Der Stift. Und zwar der Buch auch? Das Buch. Das Buch. Und der die das Ding. Der die das Ding. Wie bitte? Der die das Ding. Das Klebeband. Ach, das Klebeband. Tayo mga Pilipino, medyo talagang malalambuti ng puso natin, mababaw ang luha natin. Siguro kakapanood natin ng mga drama, teleserye sa Pilipinas. Pero sa totoong buhay, malalambot talaga mga puso natin. So, kahit napakatiting na puna, dadamdamin natin. Sila, wala silang pakialam naman kasi ganun ang ugali ng mga Aleman. Pero tayo, Jesusima, konting puna lang, feeling natin talaga inapi tayo. Yan. Ganyan yung ibang kasama natin talaga sa trabaho. Tingnan mo. Baka ikaw yan. Tingnan mo. Hey Julius, du hast das hier falsch abgezeichnet. Nicht böse gemeint, aber muss ordentlich sein. Lagi na lang ako. Lagi na lang ako napapansin ito. Lagi na lang. Okay. Ayun, di ba? Itong kasunod, talagang tatak Pilipino na to. Sa sobrang sipag ng mga Pilipino, sa sobrang sipag ng mga trabahanteng mga Pilipino, palagi na lang, ewan ko lang ha, pero karaniwang nangyayari sa ospital, tsaka sa kung saan facilities or kung saan man kayo nagtatrabaho, pause na, or pauses, break time, pause na, bibigyan ka pa ng trabaho. Hindi ka naman mga makaangal, di ba? Ang hirap umangal kasi baguhan ka pa lang. So, yung sa bow moments mo, pagod na pagod ka na pero hindi ka makareklamo. So, smile ka na lang kasi, di ba? Palaging, makis! Ah! Makis! Yeah! Aja! Makis! So, break. Ay, break time. Kakapi muna. Kapi-kapi muna. Hallo Julius, das sind alles deine Patienten. Aha. Ich muss heute noch ins Labor. Und das muss ich auch noch alles ausfüllen. Diba? Baka may experiences din kayo na ganyan, diba? Ito naman kasunod, ito palaging nangyayari sa atin to. Ang mga Aleman or ang mga Germans, kapag nag-explain sila ng pagkahaba-haba, gusto nila at the end, magtatanong ka. That means, naintindihan mo or may gusto kang i-clear dun sa mga in-explain nila. Pero tayo mga Filipino, alam nyo yan. Ang hirap sa kalooban na magtanong kasi hindi ka makapag-enunciate, hindi ka makapagbuo ng concrete na sentence. So pag tinanong ka kung meron ka bang tanong, ano ang isasagot mo? Wala. Ganun lang siya kadali. Kahit may tanong ka sa puso mo at isip mo, ang hirap itanong. So, ganito din ba ang nangyayari sa inyo? Ich arbeite hier als Krankenpfleger in Station 3. Aha. Arbeitsbeginn ist 6 Uhr morgens, 40 Stunden die Woche und Sie bekommen 2000 Euro brutto. Noch Fragen? Magtanong ka, tanungin mo please, tanong. Hindi mo naintindihan, hello. Ang bilis-bilis nung sinasabi nun, hindi mo naintindihan. Kaya tanungin mo, tanong, di ba? Tanong.
tanong. Magtanong. Ano mo naman, dugundugo na yung utak mo, magtanong ka. Hindi nakakawala ng pagkatao, hindi nakababa ng pagkatao. Tanungin mo, hindi mo naintindihan eh. Tanungin mo, please. Alamin mo. Nine? Alas klar? So, that's a wrap! So, thank you for watching my Sabaw Moments here in Germany. Kayo ba? Meron din ba kayong Sabaw Moments here in Deutschland? Or sa mga bansa na pinagtatrabahohan ninyo? Kung meron, please comment down below at nang sabay-sabay tayong tumawa at makinig sa mga kwento ng buhay ninyo bilang OFW. Until our next videos, see you! Tschüss!